Ofra na. Kasi nga naman, nakita kanina yung finiture natin na nagturo dun sa link ni Kuya Edge 2. Eh, saan ba natuto mag-ofra to? Oo. Siyempre, kay Chuck Mamba lang din. Alam mo, noon pa, nung unang panahon pa, nung una natin nakita si Kuya Reggie sa Team Payaman Pro Team pa, dun siya nagsimula. Yan na ang mga galawan. Yan ang mga tirada. Naka-vlog pa yun. Nakikita pa natin dati yun. Eh, wala. Iba din. Iba din talaga dito yung mga OG. OG tanks. Kaya nga meron din ano eh. Meron ng gulang effect din si Kuya Reggie against kay Dito Dokmen eh. Hindi natin nakikita totally yung mga siko-siko moves. Mga hatak ng jersey. Hatak, tulak ng onte. Tayo mga referee sa ngayon eh. Yung mga tapak ng paa para di makatalon. Yung mga ganon. Hindi yun kita nila. Nila Kuya Wilbert. Nila Kuya Chico. Kuya Sent. Yan. Hindi nila kita yun. Hindi boss. Kasi hindi mo naman lima-lima yan. Tapos minsan yung observer pa natin. Hindi nakatingin sa ibang ano party, di ba? Ang dami kasing nangyayari ng action. Ang dami nangyayari. At ngayon, yung action para sa game number 2, makikita na natin as we're heading on inside the game. Match point para dito sa Smart Omega Neos at gugustuhin talaga nilang makuha to para hindi lang maging undefeated, kundi makakuha pa rin ng puntos. Samantalang for TNC Rapira, they really want to force a game number 3 para makabawi nga dito sa tumalo sa kanila mula doon sa We Are Legends. And speaking of We Are Legends, ang nag-organize kasi ng We Are Legends, ang We Trend. Eh, ang nagtitrend ngayon, simula kahapon, 2-0. At ito na yung huling match. Oo nga, no? Mula kahapon, puro tayo 2-0. So ngayon na, ito na yung huling chance, ha? Sasama ba ang Omega Neos sa trend? Ay, wait lang. Bago ito, di ba? Bagong skin. Egypt. Yan yung bagong skin na libre. Libre lang. Claimables lang yan, yung mga cookies ni Chip. Yung mga fortune cookies yata yon, claim nyo na 120 o 115 ganon. Explainable. Check nyo sa ano, check nyo sa events. Nandun yan. And now, masasabi natin dito na for TNC Rapira, hindi sila dapat sumabay sa trend. Sabagay. Wag. At ang ngayon, ang tanging bagay para hindi sila sumabay sa trend, alagaan din si Kuya Robin. May patalo, nandiyan naman si Dokmen. Tutunggol, susuro, stun, ang sakit. Pwede sana eh. Ay! Ang sakit din, Sir Matt. Bumabawi din, boss. Bro, nag-hilaw lang si H2. Pero kung sumama si H2 doon, could have been a kill. Kaso di pa siya tapos mag-jungle. At ito nga yung kontra. O ito yung storya ng Revenge Against the Legends. Kasi nga, ulitin lang namin ni Joshy Cakes. Nagkatagpo na po itong dalawang to sa We Are Legends. Nung nakaraan lang, nakaraang linggo lang, pero nagkakatagpukan na naman dun sa baba. And actually, yung ginawa ni Robin ginawa kanina ni West na pagsilip kay Robin, parang alam niyang nandun naman sila Kuya Reggie. Oo. Kasi alam niyang nandito si Dokmen, nandito din yung Fertel. Pasok si Dan, sinalubungan lang ni Reggie na frozen, di na pinagalaw, penalty zone pa, what a layer, but the retry will still go to the hands of the man himself, H2O. Kay Kuya H2 pa rin. At after nun, tingnan mo, nung manakaw, kumukuha pa ng jungle camps ni Sir Matt. Sir Matt, boss, bilangin muna natin yung mga calories na ini-intake, boss. Bakit naman? Bawal! Bawasan muna sa ngayon eh, kasi gusto ni Kuya H to energize din. Of course, yung Hayabusa niya dito, pero energize din talaga sila. Ay, tinunggol! May mga shadow! May ulti ba? Hindi naabot ng Ugi shadow kill. Delikado dun si Kuya Ajay, kasi may ulti eh. May ulti si Kuya H2, pero dito din, boss, si Kuya Matt, si Sir Matt, hindi rin siya nakakuha doon ng mismong Little Wanderer kasi protektodo din netong si Kuya Sika. Sika, tinatauhan pati Lito, talagang ginugutom nila si Sir Matt. Eh, kaso nga naman, pagka ginutom mo yung mga Leon, hindi naman Leon si Sir Matt, pero basta yung ano, the idea. Exactly the point. So, kailangan pagka ginutom dito si Sir Matt, ay boss, magwawala yan mamaya. Ganon din sa mga ano, sa mga labanan ng gagamba. Ay, di ba yung iba, yung mga panderby daw. Oo. Ginugutom yun yung mga gagamba, di pa kakainin. Palumpalo. Paamuyin lang ng, ano, ng daon ng bayabas. Ay.
Okay, may purify kasi si Wes, kaya ang hirap bigyan. Si Doc Man! Si Doc Man na nandyan, dumunggol na, nandyan na yung ultimate! Grabe yung effect! Immobilize, hindi na nakagalaw yung mga members dito na sa DS, hirap-hira, pero si Sir Matt with those reps. Ay! Rupture! At doon naman, kaso buhay pa rin si Wes! Double kill for the West Side Killer! Grabe yung ginawa doon ni Tito Dokmen! Hindi pinagalaw ang Rough World Era. Nandun si Matt. Ang haso lang, napigilan pa rin nila. Gusto nang kumain, gusto nang sumibog, pero ang dami pa rin bumipigil. Pero wait lang, kasi nandyan si Reggie. Tatalon. Pero tingnan mo yung pwesto ni Seika. Kung dati tayong magkakampi, alam ko na yung mga pwestuhan, alam ko na yung mga galawan mo sa laban. Alam ko na kung paano ka nag-check ng mga boss. Kaya off-angled lagi yung mga pwesto ni Seika. Tapos si Dan nakahanda pa doon sa may pixel boss. Kinokontrol ngayon ng Smart Omega ni Yos yung hindi nila nakontrol kanina nung game 1. Nakukuha nila yung early lead. Yes sir, 2-2 ang ating score, but definitely ang mismong kalamangan ay nasa kamay ng Omega Neos. Bukod doon sa gold, ay makikita kasi natin na tila ba sila talaga yung sumasapak. Nabibait out dito ang TNC, nakakuha sila ng trade kung usapang kills, pero kung usapang objectives kasi, kung usapang decision making plus the control and initiations, ay ginagawang paulit-ulit dito ng Smart Omega Neos. Kung kanina, pinabahaya ng TNC Rough Era, yung Ling ni Kuya H2, whoa, yung Purple ni Kuya H2, ngayon naman si Kuya H2 na yung nagpaparamdam kay Sir Matt. Pero ginibap din nila dahil ang focus yata ng ikot ni Dogman ay doon sa top lane, papunta mismo dito kay Robin. At ang sabi nga ng madla ni JB Corpus, palo-palo sa H2 para mamawalik yung Prime H2 sa NXP, hanep. At ang hanip din ng mga galawan. Ano na mag-isa yan? Biglang dumami. Pumasok na lahat sa portal. H2O may nakill. Reggie is down. Pero Matt, andun pa sa may loob ng Tori mismo. Seika mawawala pero nagahabol pa din. Napakasakit ng damage. Synchro, Piston, Chrono, Dashes. Shuriken ni H2Y hindi naaabot. May Cyclone ay pang makukuha si Sir Matt. May mga reps, ginagalawan, Fracture. May slow na yan. Kaya ngayon, hindi mahabol ni H2. Ay! Pero may shadow. Inabutan. No shadow kill. Pero nandyan si Dan. May curtain call. Wala pala. Ang haba ng habulan. Grabe, boss. Para tayong nag-U-turn sa Commonwealth. Ganoon katindi. Inikutan ni Sir Matt, pinahabol si Kuya H2, sinalubong pa nga ni Sir Dan, ni Kuya Dan Yambao. Pero kasi si Sir Matt, boss, ito yung sinasabi natin. Huwag mong gugutumin si Kuya Ron Matthew. Kasi nga naman, eh, hindi yan basta-basta papatalo. 5-4 ang score. Clearly, this is in favor for Omega Neos, especially the gold lead. But then again, kasi for TNC Rough Era, auunahan lang silang sumapak eh ng Omega Neos. Oo, lagi din na nagugulangan lang din ni Dokmen na naman. Akala nyo nandyan kami eh. Wala, biglang nasa top lane pala. At nakokontrol nila yung mapa to a point na pati mismo yung mga orange buff and purple buff, part na nang nasasakupan nila. Parang minsan na lang nakukuha ng TNC Rough Era yung mga buff na yun. Nabibilangan na, no? Oo, naurasan. Naurasan na dito ng Smart Omega Neos. Ayun naman, no? Diba? Yung pwesto dun sa taas, kasi alam nila na may dedepensa dyan, eh. And alam din naman ng TNC, kita na, eh. Ayun. Nagpapakita na si Dokmen. Kanina, hindi nagpapakita. Pero, meron kasing ganun, eh. Yun yung, ano, eh. Yun yung ilan sa mga characteristics ng mga roamers na minsan, merong mga rumors na ang gusto nila nakatago sa bush para kayang manggulat, mang-setup. Meron namang mga rumors na since alam nilang lamang sila, aharangan lang para hindi makapalag yung kalaban. Grabe, boss! Ito lang yan eh. Example, si Kuya Reggie, siya yung tipo ng tank na gusto niyang hindi siya nakikita. Pero si Dogman, siya yung tipo ng tank na gusto niya laging nagpapakita. Si Ajay, nagpakitang gilas na nga. Nakuha nila si Seika. May talon, may yakap ni Kuya Reggie. Papasok with a Ruby Didi. Itong si Robin. Nakita Robin Didi, kaya nauubos ang bagong barangay. Pero Ace of the Shadow Kill. Makakuha pa rin naman ang counters. Tututu naging palitan Dogman on the backline. Sinalubong si Sir Matt. Sinalubong din ni Dan. Pero si Dan ang mawawala. 3-2 naging palitan. Lamang ang TNC. That na i-equalize na nila yung sitwasyon. 7-7. 5K gold lead para dito sa Smart Omega Neos. Dahil nahahawakan nila yung mapa, yung control dito sa laban. Kung usapang kills, oo, nakakasagot ang TNC Rough Era. Pero kung titingnan nyo, kung usapang tore, ang tore ng Omega Neos, pwede pa
kung magkakaroon ng game number 3. Diba? Kasi hindi pa nagagalusan eh. Oo. Hindi pa nababawasan. And because of the portals being provided by Tito Docman, eh talagang malaking bagay yun. Yung immobilize effect, kahit ang ganda ng setup ni Kuya Reggie kanina, walang galawan, hindi makalapit yung ibang miyembro eh. Kasi ang dami ring nakaabang, ang dami ring humaharang sa kanila. Okay. Sa gilid! Pumortal na si Tito Docman doon. Naghanap na ng mga kalaban. Pero oy, nga lang, oy, nahuli! May nahuli doon. Napatuloy naman ni EG Boy and H2. Wow, pumasok na ng Gisano Kill. West is down. Docman is down as well. Dalawa kapalit ng isa naging palitan. Pero humahawal na mga members sa bagong barangay. Sir Matt. Nagtatago. Dun. Pero triple wow! Kill! Para kay H2 Wow! Pero shutdown kill mula kay Sir Matt. Alam mo yun, hindi niya pinili si Dan kahit nasa harapan na niya. Naghanap talaga siya ng ibang ulam kasi ayaw niya nga kay Dan. Hindi ko gusto yan, boss. Ang gusto ko si Kuya H2O. At napakagandang punish para dito sa TNC Rafira. Kasi akala natin, lamang na ulit to ng Omega Neos. Akala natin, nung pagkalipat ng camera kay Sir Matt, si Kuya H2 gumagawa pa rin ng trabaho. Nakakuha ng kills dito at ready na silang pakuha dun sa Lord eh. Ang hindi nila alam, nakaready na si Sir Matt. Ito yung sinasabi natin. Huwag nyo kasing ginugutom yung bata. Nayakap si Dan at hindi na magpapatumpik-tumpik pa ang TNC Rafira. Pero Dokmen sa likod, tungkol, andyan yung ulti. Magtatawag ngayon ng kakampi. Si West nandyan, si H2O din. Quad Shadow in, Ugi Shadow kill. Si andyan yung target. Kaso nga lang sa likod, si Reggie may ibang sinozone. Pero Sir buhay Matt? Pa din naman, si Sir Matay nandyan. Magkukulasan muna. Pero bottom line is, nakaisang parehas ang dalawang kupunarat yung Lord. Mukhang hindi na magmimintis ng Smart Omega. Look at Dogman and Seika punishing Sir Matt. Kinugulangan na naman ng mga miyembro dito ng Smart Omega Neos. Easy Lord take para sa kanila. Sabay uwi muna sa base. Actually, ganda na nung ginawa dito ng TNC Rafira. Yung pagkakahuli kay Dan, okay na. Okay na, ang ganda. Ang kaso lang, ang nakakatakot nga sa chip, oo. 20 seconds before na ngayon, 60 seconds na yung cooldown nung Y-Walk, yung paglipat ng chip sa portal. Pero ito yung crucial, kung kailan gagamitin ni Docman, saan niya gagamitin, saan siya lilipat. What a beautiful counterplay para okay, sa Omega. Conceal na naman! Dinunggol niya to si Reggie, ilalatag ba yung ultimate? Pero hindi naman na yata kailangan dahil magkakadikit na rin naman ang bagong barangay. But still, yung sinasabi mo kanina, it just matters. Teka lang, may yakap doon mula kay Kuya Reggie. At mo kasi si Kuya Reggie na first down. Andyan yung mga sayaw mula kay Wes. Si Andyan na iiwan doon sa harapan. Kaso si H2O will okay shadow. Kaya gagamitin rin to take down the Terizla. At yung Tore ay mukhang itutuloy pa ng barangay Smart Omega. Yes sir, mababasag. Pero dumedepensa pa rin ang TNC Rafira. Hindi pa tapos ang laban. Talon mula kay Kuya Reggie. Hindi tatamaan si Kuya Dan. May mga shadow mula kay H2O. Mapapaback lang din naman yan. Pero si West sobrang tapang. Papasok si H2O pabalik. Pero aalis lang din naman. Minamayat-mayat nila. Laro lang din naman ng Smart Omega yung laban. Aatras na ng tuluyan. Anong aatras? Hey, lalaban pa rin. Talon mula kay Reggie. Pero nandyan naman si Robin. Robin didi play. Kasong alam wala siyang damage. Buhay pa din si West. Hindi na masusunog. At si H2O pa ang kukuha ng kill na yon. Yung akala natin kanina pa magtatapos yung laban, akala natin kanina pa ta-timeout. Hindi boss, hindi pinagpapahinga. Bukod sa hindi pinapahinga, eh hindi rin sila pinapag-rest. Walang mamamahinga dito sa laban. Parehas eh, hindi pinapa-breathe, hindi pinapa-relax. In short, hindi pinagpapahinga ng dalawang koponan, especially ng Omega Neos, ang TNC Rafira. Oo, 14-12 ang score. Oo, kung usapang kills, talagang bigay todo sila. Pero kung usapang macro, kung usapang control, tore, objectives, lamang talaga dito ang Smart Omega Neos. And for TNC Rafira, medyo nahihirapan talaga silang mag-counter punish. Imagine si Robin, pumapasok siya with the Ruby DD play, nandun yung damage. Unfortunately for him, kapag pasok niya, lahat ng taga-barangay, all eyes are on him. Yun na nga din. It's either all eyes on him
o hindi siya papansinin tapos nasa likod na pala. Kaya ngayon si Ajay nung napacheck po siya pero napaaray kasi nga lang nandun yung members ng barangay. Ngayon si Doc may nang nawawalaan layo. May talon! Sakto kay Dan! Yakap! Okay na yan! First down na yan! Pero si Sir Matt, nabuhay! Nabuhay pa nga si Dan at unti-unting namamatay at diyan si Rapid Doc Man! On the move! Dudunggol sa isa! Nandiyan na yung ultimate! Tatawagin yung mga naliligaw na tropa! Trope. Kaya ang bagong barangay, buhay pa rin silang lima! Kompleto pa dito at baka kumatok na nga sa base ng TNC Rapira. Dalawa na flicker lang yan! Flicker pa! Para lang kunin ang buhay ni Vin pero may pride of... Ay, sa pride pa pero tore na lang! It's still the undefeated since week 1, day 1! It's Mart! Omega!